Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mangyayari nga sa MPL Invitational na kung saan lalahok dito ang 6 na teams ng Pilipinas. Kakayanin nga ba ng Bren Esports ang ARC-RQ Indonesia? Ano kaya ang mga naganap sa Team Chester versus Team Sapno kagabi? Dilar, hindi nakukunin ng Aura PH? Well, sasagutin natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nung nakaraan nga kapatid ay napag-usapan natin ang pagpapalit-palit ng mga players sa MPL. Kapansin-pansin nga na kaliwat kanan na ang lipatan ng mga pro players sa MPL at yung mga di pa nating inaasahan na team at pro player ang siyang umaalis sa kani-kanilang mga teams. Update lang tayo sa mga official ng umalis kapatid ha. Si Heat ay napunta na nga sa Onyx PH. Si Benny Cutie naman ay nasa Aura PH na, habang si KLBJ at Rencho ng Aura PH ay kasalukuyang wala pang ang team. Ito naman yung unofficial pa. Si Edward naman ay pinaplano ng kunin ng NXP Solid. At syempre, si Wise at Oh My Venus na pinaplano rin na pumunta naman sa Blacklist International. At si Dilar na medyo alanganin na ngayon sa Aura PH. Ayon ito kay Midnight. Dahil sa post nga ni Midnight, ay sinabi niya doon na mukhang may pinili pa nga na ibang player ang Aura PH, na kung saan ito nga ay walang iba kundi si Hades. Lumabo na rin talaga na malipat si Dilar sa Aura PH dahil hindi nga umalis doon si Kiluwash. Kaya naman, napagdesisyonan na ng Aura PH na kunin itong si Hades. Siguro naman kapatid, napanood nyo ang teaser ng Aura PH ngayon, na kung saan may kita nga natin doon ang nunal ni Hades sa leeg, na kahit nga hindi ito ipakita ay mahalata mong ang si Hades na nga ito. In short kapatid, si Benny Cutie at Hades ay nasa Aura PH na ngayon na maglalaro sa MPL Season 7. At si Dilar ay wala pang balita kung mag-i-stay na lang ba siya o lilipat pa rin. Kapansin-pansin nga kapatid na halos nagbago na nga sila ng lineup ngayong ang aga-aga pa para sa next season. Dahil ayon nga kay Oh My Venus ay postponed na nga itong MPL Season 7. Na kung saan may nabasa nga ako na baka February 2020 pa nga ito gaganapin. Pero hindi pa ito sure ha. Si Munton lamang ang makakapag-decide kung kailan gaganapin ang MPL Season 7. Yeah, so ayun na lang guys, puro LFT na ngayon ng mga pro players. Lahat sila nag-LFT na. So, pinospone na ni Monton. So, pinagbigyan lahat ng kahilingan ng mga pro players sa makahanap ng kanilang team. So, pinospone po ang MPL Season 7 para yung buong MPL Season 7 is maging time frame ng mga pro players para makahanap sila ng kanilang team. Okay? So, again, back to all. So, ayun na nga kapatid. Ang tanong ay kung bakit gahol na gahol ang mga teams ngayon sa paghahanap ng mga players. Yun ay dahil nga sa MPL Invitational. Dahil sa malamang ay nagset na nga itong si Munton sa kanila na kailangan na nila ma-fix ang kanilang lineup bago mag November 13. Ayon nga ito sa livestream ni Idol Sapno. Kaya nga mapapansin natin na halos yung mga teams na kasama sa MPL Invitational ay ang mga teams na may mga big changes sa kanilang lineup. Ang mga teams na sasabak nga sa atin ay ang Aura PH, Blacklist International, Bren Esports, Execration, Smart Omega at Onyx PH. Ang MPL Invitational nga ay nag-imbita ng 20 best teams sa iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia, kagaya na lamang ng Indonesia na may mga representative na Alter Ego, Aura Fire, Vegetron, EVOS Legends, Geek Fam Indo, Genflex Aerowolf, Onyx Esports, RRQ Hoshi,
na champion nga sa Indo. Sa Malaysia naman na may Orange Love Esports at Todak. Sa Myanmar naman na may Burmese Ghosts at Ronin Esports. Singapore na may Evo Singapore at Resurgence na magsisimula nga sa November 27 hanggang December 6. Lahat nga ng laban ay mapapanood natin sa official FB page ng Mobile Legends kapatid at sa One Esports. Mukhang dito na nga magkakasubukan ang mga malalakas na teams sa iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia. Isa nga ito sa gusto rin maipanalo ng Brand Esports kapatid. Bukod nga sa M2 ay pinaghahandaan na nga nila ang MPL Invitational dahil ayon nga kay Coach Ducky ay hindi lamang MPL PH ang layunin nila sa pagkakampiyon kundi sa buong mundo na nire-representa ang ating bansa. Kaya sa mga teams na sasabak sa MPL Invitational, andito ang MLBB fans na handang sumuporta hindi lamang sa Brand Esports kahit sa ang team natin dito sa Pilipinas. Ang mananalo nga sa tournament na ito ay magkakamit ng $100,000 na may katumbas lang naman na 4,800,000 pesos. Dito rin ay sana makatapat ng Brand Esports ang RRQ. Sana lang talaga ay magtagpo sila sa bracketing. Hindi pa kasi naglalabas ang munto na magiging bracket ng mga teams dito. Sa palagay ko, marami tayong matutunan ngayon sa MPL Invitational. Kaya hintay-hintay na lang muna tayo habang wala pang MPL Season 7 kapatid. Sa pagpapatuloy, kahapon nga ay nagkaroon ng event itong si Munton na kung saan naglaban nga ang Team Sapno at Team Chester. Nasweep nga ng Team Chester ang Team Sapno dahil nga sa batakang lineup nito. Ikaw ba naman, kakampi mo sila Payne, Yuji, Chester, Rene J, at Lexa. Habang sa Team Sapno naman ay si Chakno, Zapno, Biancake, Ellie Gaming, at Mr. B. Pero gayon pa man, ang laban nga na ito ay exhibition match lamang. Pero sa tingin ko, luging-lugi talaga ang lineup nila Sapno dito. Kaya nga kahit isang panalo ay hindi nila nakuha sa laban kagabi. Nagtaka pa nga itong si Bianchi kung bakit siya napasama dun at nagtanong-tanong sa kakampi niya. At dun na nga, bumanat ng malupitan itong idol ng lahat na si Idol Chakno. Oo oh guys, ano yung mga puro MPL players yung mga kalaban namin. Pero wala naman yun guys, ano lang yung friendly game, ano lang yung exhibition game lang. For fun. Hindi for fun to, dapat wala ako dito. Ano yun? Ano tawag? Ano tawag din? Bakit ako nandito? Bakit po ako nabunot sa raffle? Ba't po ako nandito? Para sa akin. Ooh! Okay na! Okay na! That's my boy! That's my boy! Tanga lang, ganda na pasok mo na! Para! That's my boy, ah! Tray na sa nainay, ah! Sakuan lang! Talo man ay panalo naman sa banat si Idol Chakno. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.